Magandang umaga po, Mang Rudy. Ang matamis na bati ni Ana sa sikyo ng kanilang paaralan. Kulang sa isang dekada na bilang sikyo ang 51 taong gulang na si Mang Rudy sa paaralang ito. Isang separado ang lalaki at limot na ng dati niyang pamilya. Magandang umaga din sa inyo, mga ining. Ang nakangiting tugon nito sa dalawang dalagita. O Monica, batiin mo naman si Mang Rudy. Ang aga-aga, lukot na naman yung mukha mo. Wika ni Ana sa kanyang best friend. Ay nako Ana, hindi na dapat pinapansin pa ang mga taong hindi natin kalibel. Ang mataray na tugon naman ni Monica. Napayuko na lang ng ulo si Mang Rudy at tila nanliit ang pakiramdam sa tinuran ng dalagita. Ikaw talaga? Pagsaway ni Ana sa kaibigan. Ah, pagpasyensyahan nyo na po yung kaibigan ko, Mang Rudy ha. Hindi yata maganda ang gising eh. Paghingi ng paumanhin ni Ana sa lalaki. Pumasok na ang dalawang dalagita sa loob ng kanilang paaralan. Isa itong pribadong high school. Iilan at mga piling mag-aaral lamang ang nag-aaral dito, na puros mga anak mayaman. Napasunod na lang ng tingin ang sikyo at iiling-iling na isinara ang gate. May apat na palapag ang gusali ng paaralan. May isang silid sa pinakataas nito. Doon na mamalagi si Mang Rudy. Yun na rin ang nagsisilbi niyang tirahan. Malayong kamag-anak ng lalaki ang isa sa nagmamay-ari ng pribadong paaralan na pinagtatrabahuhan niya. Kaya naman siya na ang itinalaga bilang gwardiya at doon na rin siya pinatira. Inanunsyo sa loob ng klase nila Ana at Monica kung sino ang nangunguna. Gaya ng dati, si Ana pa rin ang nasa top 1. Pangalawa naman si Monica. Mahigpit na magkaribal ang dalawa. Kahit sa mga beauty pageant sa kanilang eskwelahan. Ngunit sa anumang larangan ay hindi magawang maungusan ni Monica si Ana. Lagi lamang pumapangalawa si Monica sa kanyang kaibigan at kababata. Oy, congrats Monica! Tulad ng dati, tayo na naman ang nangunguna. Ang masayang wika ni Ana. Oo nga. Ang maiksing tugon naman ni Monica na mapait ang pagkakangiti at umirap pa ng nakatalikod na si Ana. Mang Rudy, tignan niyo po oh. Ang hingal na wika ni Ana na patakbong lumapit sa sikyo. Aba, ang tataas na naman ng mga grado mo anak. Masayang wika ng sikyo habang pinagmamasda ng report card ni Ana. Anak ang tawag ni Mang Rudy kay Ana. Parang pangalawang ama na rin kasi kung ituring siya ng dalagita. Si Mang Rudy ang laging unang nilalapitan ni Ana kapag ito ay masaya sa natanggap na karangalan o kapag tuwing siya ay nalulungkot dahil sa mga hinanakit niya sa mga magulang. Kay Mang Rudy kasi nadarama ni Ana ang pagmamahal at atensyon ng isang ama. E kayo po, Miss Monica, kumusta po ang inyong grado? Ang pormal na tanong ng sikyo sa kaibigan at kasama ni Ana. Isang buntong hininga lamang ang pinakawalan ng dalagita at walang kakibu-kibu na nilampasan na lang ang sikyo sa gate. Muli ay abot-abot na naman ang paghingi ni Ana ng dispensa at pangunawa sa inasal ng kanyang kaibigan. Gabi, matapos ang huling pagronda ni Mang Rudy sa buong paaralan ay pumasok na ito sa kanyang silid. Isang lumang kahon ng sapatos ang inilipag niya sa lamesa. Pagbukas niya ng kahon ay may mga larawan itong nilalaman. Bahagyang napapangiti ang lalaki sa bawat larawan na iniisa-isa niyang tinitignan. Mga larawan na labis na nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Kinaumagahan ay maaga na namang gumayak ang sikyo. Dumating na naman ang sandali na labis niyang kinasasabikan tuwing sasapit ang umaga. Ang masilayan na naman niya ang isang dalagitang labis na nagbibigay ng galak sa kanyang puso. Magandang umaga po, Mang Rudy. Ang nakangiting bati ni Ana. Magandang umaga din, mga ining. Tugon naman ng sikyo sa dalawang dalagita. Muli ay wala na namang kibo si Monica na nilampasan lang si Mang Rudy.
Nagtinginan na lang si Ana at ang si Kyo at lihim na nagtawanan ng walang tunog. Sige po, Mang Rudy, mamaya po ulit. Paalam pa ni Ana bago patakbong hinabol ang kaibigan. Nalalapit na noon ang JS Prom. Isa-isa nang pumipili ng magkakapareha ang kaklase nilang mga lalaki. Isang binata ang popular sa kanilang klase. Guwaping at talagang iba ang dating sa mga kababaihan. Papalapit ang binata sa kinauupuan ng magkaibigan. Abala noon sa pagsusulat si Ana, kaya di niya ito napapansin. Habang si Monica naman ay hindi na mapakali at hindi na magganda o gaga sa pagpapaganda. Monica? Ang malamyos na tinig ng binata. Yes, Dexter. Ang may kilig na tugon naman ni Monica. Itatanong ko lang sana. Ang nag-aalangang wika ni Dexter. Na ano? Kung may partner na ba ako sa prom? Nakangiting wika ni Monica. Ah, hindi. Si Ana. Itatanong ko kung may partner na ba siya sa prom. Wika ng binata na nakatuon na ang pansin kay Ana. Gulat ang reaksyon naman ni Ana. Ana, pwede ka bang maging partner sa prom? Tanong ng binata. Nauutal pa si Ana bago tumingin kay Monica sa kanyang tabi. Padabog na tumayo si Monica at nag-walk out sa kanilang klase. Tila wala pa rin sa wisyo si Ana na di pa lubusang rumirehistro sa kanyang utak ang mga nangyayari. May mga naghiyawan, may mga nagtilian, naging maingay sa loob ng kanilang klase. Lahat ay inuudyukan si Ana na pumayag na sa alok ni Dexter. Okay, sige. Ang simpleng tugon lamang ni Ana na ang paningin ay sa may pintuan ng silid kung saan lumabas si Monica. Napakubli si Mang Rudy nang may marinig siyang usapan sa parting likod ng paaralan. Tutungo sana sa may palikuran ang lalaki nang makita niya si Monica na may tatlong lalaking kausap. Nakinig siya sa usapan nila. Sa pandinig niya ay tila si Ana ang kanilang paksa. Dapat magawa niyo ng maayos. Pagsawaan niyo siya. Sirain niyo ang katawan niya at isipan. Wika ni Monica kay Jeffrey at sa dalawang kasamahan nito. Si Jeffrey ay isang manunuyo ni Monica. Isang anak mayaman na walang inatupag kundi barkada at masasamang bisyo. Ilang beses nang nahuli ng mga pulis. Ngunit dahil sa impluwensya ng mga magulang at dahil sa minor de edad pa, ay napapawalang bisa ang mga isinasampang reklamo sa binatang ito. Pagkatapos namin siyang halayin, ano ang gagawin namin sa kanya? Saan namin siya dadalhin? Tanong ni Jeffrey kay Monica. Basta huwag niyong papatayin, gusto kong makita siyang kaawa-awa at madumi. Kapag nagawa mo yun, baka sakaling pagbigyan na kita. Ang mapangakit na tinig ni Monica na tila ba isang taling nagpapaikot sa binata na parang isang trumpo. Nakangisi pa si Jeffrey bago lumisan. Noon ay buo na ang plano upang sirain ang buhay ni Ana. Para kay Monica ay sukdulan na ang kahihiyan niya bilang lagi na lang pumapangalawa kay Ana na parang isang anino lamang. Mula pa noong sila ay nasa elementarya ay di na nagawang manguna ni Monica. Para sa kanya ay isang kakumpetensya at malaking hadlang si Ana. Napalunok si Mang Rudy sa kanyang mga narinig. Kailangang may gawin siya. Hindi maaaring mapahamak ang anak niya dahil sa isang krimen. Alam niyang malalagay siya sa alanganin. Ngunit handa niyang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Mang Rudy? Mang Rudy? Tawag ni Ana sa sikyo. Oras noon ng pananghalian. Umakyat si Ana sa may rooftop kung nasaan ang maliit na silid ni Mang Rudy. Kadalasan itong ginagawa ng dalagita, ang dalhin ang kanyang baon sa itaas upang saluhan sa pananghalian ang kanyang tatay-tatayan, kahit may sarili namang kantin ang kanilang paaralan. Bukas noon ng pintuan,
Kaya pumasok na si Ana. Mang Rudy? Tatay Rudy? Palinga-linga si Ana sa loob ng munting silid. Wala doon ng si Q dahil nasa ibaba ito at noon ay paakyat pa lamang. Napansin ni Ana ang isang kahon sa ibabaw ng mesa. Di siya nag-atubiling buksan ito. Agad niyang nakita ang nilalaman nitong mga larawan. Sa unang larawan ay naging matamis ang pagngiti ng dalagita. Ito ang larawan na kinunan niya noon ng gamit ng kanyang cellphone. Larawan nila ito ni Mang Rudy. Ang sunod na larawan ay larawan nilang dalawa ni Monica. At sa mga sumunod pang larawan ay medyo nawirduhan na si Ana. Puro larawan na kasi ito ni Monica mula noong katutungtong pa lamang niya sa high school. Hanggang sa pinakahuli niyang picture noong nagkaroon ng pageant para sa kanilang Miss Intramurals. Ito ang mga larawan ni Monica na nakapaskil noon sa kanilang bulletin board. Mga larawan ng dalagita na nakamaiksing short at hapit na t-shirt habang nagpe-perform ng sayaw. Mayroon pang nakasuot si Monica ng isang maiksing gown at halos luwa na ang dibdib. Litrato niya noong sumali ang dalagita sa isang pageant. Napaisip ng malalim si Ana. Bakit tila iniipon ni Mang Rudy ang mga larawan ni Monica? Batid ni Ana na sa murang edad pa lang ni Monica ay matured na ang hubog ng pangangatawan nito. Kung sa kagandahan ay mas marami ang nagagandahan kay Ana dahil sa maamo at napaka-inosente niyang muka. Ngunit kung sa hubog ng katawan ay maraming humahanga at naiinggit sa taglay na alindog ni Monica. Maganda din naman si Monica. Pero sabi ng iba ay para bang pangkontrabida daw ang beauty niya. Sumagi ngayon sa isipan ni Ana na baka may nararamdaman ding pagnanasa si Mang Rudy kay Monica. Matagal nang separado ang kanyang ama-amahan at batid ni Ana na ganoon ang tipo ng isang lalaking may edad na. Kadalasan ang hanap ng mga nasa edad na gaya ni Mang Rudy ay yung mga babaeng mas bata at masasabing sariwa pa. Pero sa isip-isip ni Ana ay tama nga kaya ang kanyang nabubuong senaryo sa kanyang isipan. Maaari nga bang may pagnanasa si Mang Rudy sa kanyang kaibigan? Sa pinakailalim ng kahon ay may napansin pa si Ana na isang luma at halos kupas ng larawan. Nakadapa ito kaya hindi niya napuna nung una. Sa nakita niya sa lumang larawan na ito ay doon tuluyang nagbago ang pananaw niya at pagtingin niya kay Mang Rudy. Nakarinig ng mga yabag si Ana. Yabag na paakyat ng hagdanan. Alam niyang si Mang Rudy na yun. Dali-dali niyang isinilid muli sa kahon ang mga larawan at ibinalik niya ito sa dating ayos at sa dati nitong kinalalagyan. O Ana, nariyan ka pala. Ang gulat na wika ni Mang Rudy. Ah, opo, Tatay Rudy. Dito po ulit ako kakain para may kasalo kayo. Ang painosenteng tugon ng dalagita. Ayaw niyang ipahalata na kanina pa siya nasa loob ng silid at may kung anong natuklasan sa nakita niyang mga larawan. Ano po bang ulam niyo, Tatay Rudy? Nakangiting wika ni Ana. Napatingin naman sa kahon na nasa ibabaw ng mesa si Mang Rudy bago siya sumagot sa tanong ni Ana. Ah, yung ulam kong adobong manok kaninang umaga. Marami pa kasing natira kaya iinitin ko na lang. Tugon ng si Q. Mukhang masarap po yan, itay. Sige, initin nyo na po para makakain na tayo. Wika ni Ana na inilapag na sa mesa ang kanyang baunan. Mabilis na dinampot ni Mang Rudy ang kahon ng sapatos at itinago sa kanyang drawer. Sige, maupo ka na anak. At iinitin ko na yung ulam. Habang magkasalong kumakain ay di pa rin nagpapahalata ang dalagita na may nalaman siyang isang lihim. Lihim na mukhang siya lang ang nakatuklas. Ngunit nagkunwari siyang walang anumang nakita at nalaman tungkol sa tunay na katauhan ng kanyang ama-amahan. Dumating na ang gabi ng prom. Maaga pa nang makarating sa venue sina Ana at Monica. Inaya ni Monica si Ana na puntahan muna nila ang isa nilang kaklase na nakatira lamang sa malapit. Habang naglalakad ang dalawa,
ay may isang kotse na biglang huminto sa tapat nila. Bumaba ang dalawang lalaki at agad na hinawakan sa magkabilang braso si Anna. Jeffrey, anong ibig sabihin nito? Wika ni Anna habang pilit na nagpupumiglas. Sumama ka sa amin, huwag ka nang pumalag. Halos pabulong at may diin na tugon naman ni Jeffrey. Saan niyo dadalhin si Anna? Painosenteng wika naman ni Monica na kunwaring pinipigilan ang dalawang lalaki sa pagtangay kay Anna. Bilisan niyo dyan mga pre, maraming tao dito. Sigaw ng pangatlong lalaki na siyang driver ng kotse. Monica, tulong! Tulungan mo ko! Sigaw pa ni Anna habang isinasakay ng dalawang lalaki sa kanilang kotse. Mabilis na humarurot ang sasakyan at nagawang madukot ng grupo ni Jeffrey si Anna. Naiwan noon si Monica na tuloy pa rin sa kanyang pag-aarte. Anna! Tulungan niyo kami! Si Anna! Dinala nila si Anna! Wika pa ng dalagita habang kunwaring umiiyak. Pinagtitinginan lamang siya ng mga taong nabigla din sa bilis ng mga pangyayari. Inisip pa nga ng iba na baka nagkakatuwaan lamang ang mga kabataan o simpleng away lamang yun ng isang magkasintahan. Mga walang utak, di man lang inantay na makarating kami sa mas madilim at walang ibang tao. Ang nagngangalit na bulong ni Monica habang pinupunasan ang huwad niyang mga luha. Alam niyang sa dami ng mga tao sa daan ay maraming nakasaksi at nakakita sa ginawa ng grupo ni Jeffrey. Ganun paman ay nagawa naman ng mga lalaking yun ang kanyang nais at wala namang makakaalam na pakana niyang lahat yun. Ang sirain ang buhay at buong pagkatao ng kaibigan niya at immortal na karibal. Naglakad na pabalik sa venue si Monica na parang walang nangyari. Ang mga taong nakakita kanina sa mga kaganapan ay napasunod na lamang ng tingin sa kanya at inisip na lang nila na baka nga katuwaan lang yun dahil sa bigla ang pagiging kaswal na kilos ni Monica na parang wala na yun sa kanya. Dinala nila Jeffrey si Anna sa isang kubo na malapit sa isang batis. Malapit sa may kubo ay may malawak na kakahuyan. Ang kakahuyan na yun ay parting likuran lamang ng kanilang paaralan. Pagkababa ng kotse ay nagawa pang masipa ni Anna sa binti ang lalaking humahawak sa kanya. Nasaktan niya ang lalaki sa tulis ng suot niyang sapatos. Dahil doon ay nabitawan siya ng lalaki at tinangkapan niyang makatakbo. Subalit mabilis siyang naabutan ni Jeffrey. Ops, saan ka pupunta? Dito ka muna, samahan mo kami. Ang nakakalokong wika ni Jeffrey na halatang lango sa alak. Wag, maawa kayo! Naiiyak na sambit ni Anna na niyayakap na ang kanyang sarili. Pare, lalo palang mas maganda tong si Anna kapag natatakot. Natatawang wika ng isa sa kasama ni Jeffrey. Tama ka pre, at tignan mo ang suot niya. Hanep, akala ko si Monica lang ang may magandang hinaharap. Tila takam na takam sa pagkakatitig si Jeffrey sa kabuuan ni Anna. Di mapakali sa higaan si Mang Rudy. Hindi niya alam kung kailan ba isa sa katuparan ni Monica ang maitim niyang balak kay Anna. May kalayuan ang event venue ng prom at di naman niya maaaring iwanan ang paaralan. Napaupo siya sa higaan, tuliro at balisa. Kailangang may magawa siya upang mapigilan na mangyari ang bagay na yun. Ngunit di naman niya matiyak kung itong gabi na ba ito o sa mga susunod pang mga araw. Pinaghihilana ng tatlong lalaki ang suot na gown ni Anna hanggang sa ito ay magkapunit-punit na. Sa bawat tela na napipiglas nila ay inaamoy-amoy pa nila ito sabay tatawa na parang nahihibang. Hanggang sa tanging mga panloob na lamang ang naiwang saplot sa murang katawan ni Anna. Wag! Para nyo ng awa! Tama na Jeffrey! Pakawalan nyo na ako! Humahagulgul na wika ni Anna. Mas lalo lamang lumakas ang pagtawa ng tatlo sa sinabi ng dalagita. Hinawakan na siya ng dalawang lalaki at hinila na upang ipahiga sa sahig ng kubo. Nagawang makatsyempo ni Anna at nasipa niya sa mismong pagkalalaki ang isa sa humahawak sa kanya.
agad itong napabitiw sa dalagita at halos magpagulong na sa lupa. Naabot pa ni Ana ang isang putol na kahoy sa tabi ng kubo at naihampas niya pa ito sa isa pang lalaki. Nakawala si Ana sa pagkakahawak ng dalawa. Hinubad niya agad ang kanyang sapatos at bago pa man siya madakma ni Jeffrey ay nakatakbo na siya. Tinungo ni Ana ang kakahuyan sa direksyon kung nasaan ang kanilang paaralan. Mga lampa! Hawak-hawak nyo na nakawala pa! Tayo! Di siya pwedeng makawala! Sigaw ni Jeffrey at agad nang humabol kay Ana. Hindi na lumilingon pa si Ana sa kanyang likod. Basta diretso lang siya sa pagtakbo. Ramdam man niya ang mga hapdi sa kanyang mga talampakan dahil sa naaapakan niyang mga bato at tuyong mga sanga ay di na niya ito alintana. Dahil naman sa epekto ng alak ay hindi magawang makatakbo ng tuwid ni Jeffrey. Paminsan-minsan pa itong nadadapa at sumisirko sa tuwing matitisod sa mga ugat ng puno. Ngunit diretso pa rin ito sa paghabol kay Ana. Sige, takbo Ana, nandyan na ako! Tumatawang sigaw pa ng lalaki. Nakadama na ng matinding pagod si Ana. Tanaw na niya ang likod ng kanilang paaralan. Noon lamang siya lumingon sa kanyang likuran. Di na yata nagawang makahabol pa ni Jeffrey sa kanya. Nagkubli siya sa isang puno. Naupo at hinahabol pa ang kanyang paghinga. Muli siyang sumilip sa pinanggalingan niya. Wala pa rin siyang makitang paggalaw. Mukhang nailigaw na niya ang lalaking humahabol sa kanya. Sumandal siya sa puno at huminga ng malalim. Tumulo ang kanyang luha. Ngunit pilit niya itong pinipigil. Wala siyang panahon para umiyak. Kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Nang makaipon na muli siya ng lakas, ay agad na siyang tumayo. Subalit bago pa man siya makabuelo sa pagtakbo, ay may kamay nang dumakma sa kanya. Nahablot ni Jeffrey ang kanyang bra. Buong lakas na kumawala si Ana at napigtas ang kanyang pangitaas na saplot.